Hello Team Authentic all over the world! This is it! Goodbye, sapa na talaga tayo. And bababa na tayo ulit sa Hanoi. Na-enjoy talaga namin dito, guys. But in this episode, ipapakita uli namin sa inyo, ay sasama uli namin kayo sa journey namin pabalik ng Hanoi. Meron kasi kaming natuklasan na mas murang sleeper bus worth 361 pesos lang. And then yung hotel na pag-isaya naman natin sa Hanoi, mas mura din siya, 650 pesos lang a night. Lahat na yan mapapanood ninyo dito sa episode na to. Kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please do subscribe, i-like at i-follow nyo po kami sa aming mga social media accounts. At kung magbubook naman po kayo Bayaklook, ito po yung aming promo code para magkaroon kayo ng up to 5% discount. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Good morning, guys! After 3 nights, this is it! Kailangan na nating bumaba ulit sa Hanoi. So tara na, mamimiss namin tong view na to. Oh my gosh! Every morning, ito lang yung ginagawa namin ni Enzo. Nagkakape kami. And then, ito lang, nakatingin lang dito sa view natin. Hindi masyadong maulap now. So, ito na. Magbabay na tayo sa view. Bye, view! Ayan na. So, ito na yun. Naalis na talaga tayo. Uy, patayin mo na yung TV. Kaloka ka. Baka mamaya, maano tayo. Masingil tayo ng... Ano tawag doon? Extension. Ayan, hindi ko pa masara. Paalis na kami, hindi ko pa masara. Ayaw yata kami paalisin, guys. Bye na. Wala na ba tayong naiwan? Sure ka. Wala na tayong naiwan. So, tara na! Yes! So, ito na yung gamit namin. Actually, naka-prepare na. Ito na yung gamit namin. And then, meron pang konting tubig. Siyempre, dali natin. O, guys, ito na yung gamit namin. O, ayan. Wala talaga kaming ka-baggage-baggage or ka-luggage-luggage. Yan lang talaga. So, tara, let's... Are you ready na? Anong gagawin natin? Bye, room! Let's go! Ayan na. Check out na tayo. Hello. Ito na yung last baba namin dito sa hagdanan na to. So tara na, let's go. Ayan pa o. Oh. Diba, pati itong pagbaba sa hagdan na to, mamimiss namin. Ay, kaloka. It was amazing 3 days of our lives. Check out na tayo, guys. So, dito nga pala, kapag ka doon sa may booking.com or Agoda or kahit sa Klook, hindi ko kasi alam sa Klook kung merong pay at the hotel eh. Kapag ka pay at the hotel, babayaran nyo siya kapag ka check out. So, kaya ngayon pa lang kami magbabayad. Tara na! So, ito lang talaga yung dala namin, guys. Oh, ayan. Dalawang yan lang. Yung pang 7kg. Tapos yung nandun sa may bag na Enzo, sapatos na lang yun. So, yun naman yung convenience kapag ka, kaunti lang yung dala. Oo, hindi namin ginajustify yung kakuriputan namin. Pero ganun na din. Kasi imagine, guys, mag-ano tayo, mag-Indochina tayo. So more or less, mga 3 airports siguro yung dadaanan natin. So kung yung 20kg, mag-additional pa kami, magkano din yun? Sa 1,000 na lang. So 3,000 pesos din yun. Or 4, ay, pabalik pa ng Pilipinas, so 4,000 pesos. Diyos ko, ang laki na nang magagawa namin yung dito sa travel natin. Ang daming pagkain na, no? Yes, and maglalaba naman kami dito. And if not, baka may makita kami dito na ano, mga damit na pa 100-100 lang yung maninipis. Kaya dito yung mga damit namin, maninipis. Kaya lahat ng turno ni Enzo, dinala niya. Yung bus station natin ay 18 minutes walk lang. So okay lang yun. Kayang-kaya namin mag-walk aton. And then, ito nga lang yung dala namin. Tapos, malamig pa na, walang araw. Makulimlim. Kaya lalakarin lang namin. Sayang din naman yung matitipid namin, di ba? Pangkain na din namin. And then, sa totoo lang, itong mga nakaraang araw, yung buong week namin dito sa Vietnam, parang hindi kami masyadong nagtipid. Kasi ka siguro na-excite, ganyan. So this time, wala na. Super tipid na tayo talaga. Ito din, isa pa sa mamimiss namin, guys. So, ayan. Kasi dito kami madalas bumababa. Kapag doon kami kakain, sa baba na yun. Kasi nasa taas na part tayo eh. So yan usually ang aming view every day. And then now, eto na.
pabalik na talaga tayo ng Hanoi. Totoong-totoo na talaga to. This is our last view of Sun Plaza. And then ito, yung parang sinasabi namin sa inyong theater na tinatambayan din namin. Theater talaga. And then of course, ang MOA. And then, ito guys, madalas kami na itong dumaan to say a little prayer. Ayan na yung last na sulyap natin sa kanila. May konting lungkot, no? Konti lang naman. Konti-konti lang naman. Siyempre, nalulungkot ka kasi na-enjoy talaga namin dito. Pero siyempre, excited pa rin kami kasi marami pa naman tayong pupuntahan. Ganun naman talaga yun. Siguro ganun talaga ang feelings pag aalis ka sa isang lugar na excited, na ano mo, na-enjoy mo na sobra-sobra. Na-enjoy kasi talaga eh. Oo. Actually, nag-usap nga kami kayo gabi, ano, mag-extend pa ba tayo? Sabi sa naisip namin, sige, wag na nga lang. Doon na lang tayo mag-extend sa mga bansa, mga bansa talaga. Nauna, mas mura pa din kasi may pupuntahan tayo mas mura. So yun yung gagawin namin, doon na lang kami mag-edit, magpapahinga, ganyan. So dito kasi, sa totoo lang, medyo mas mahal pa dito ng kaunti kaysa sa Hanoi. So tara, let's punta na tayo sa ating bus station. O diba, 10 minutes walk na lang kami guys, papunta ng bus station. O dito rin, mag-goodbye na rin tayo rito sa lake. Lahat talaga eh, no? Diyos ko, nagkaroon pa yata kami ng ano, Sepangs. Kaloka. Ayan o, oh, di ba magbababay. Magbababay na rin tayo kahit dito sa lake. Ganda ng view guys, no? For sure, nakita nyo naman na yan ng ilang ulit. Ang ganda talaga. Ayan, nagbababay na naman sa Enzo. Wala ata kami ibang gagawin kundi magbabay. So guys, 11:30 na, yung bus natin pababa ng Hanoi ay 2 o'clock. Sinadya talaga naming maaga mag-check out para nga makapaglakad-lakad pa tayo. And yes, may make sure din namin na tama yung bus station na pupuntahan natin. Yes, di ba? Mas maganda na yung ready tayo. Kaysa naman pupunta tayo ng saktong oras. Tapos pagdating dun, mali pala. Hindi pala. Oo. And then kapag nakita na natin yung bus station na doon talaga, kakain muna tayo. Hindi pa kami kumakain, guys. Ganun nga ang ginagawa namin dito. Wala kaming breakfast dito. Kape-kape lang. Ganun talaga. Lagi lang kami talagang lunch at saka dinner. Ang ganda talaga dito. So, ayan guys. Kung makikita nyo, ayan o. Family yan ng mga foreigners. Diba? Nakaupo lang sila dyan. Nagmumuni-muni. Ganda kasi talaga dito. Kaso, ayan, nandito tayo sa may kabilang side. Ganda. After 18 minutes of walk, eto na siya. Oh, ayan. Ayan, may sinend the picture doon sa email. And then, ayan na mismo. So, dito, yung mismong meet up. So, dito siguro siya pumaparada. Ayan. Makikita nyo dito, meron ditong bus. So, maaga pa, 12 pa lang. Na-confirm na namin, guys, doon nga. Pero, syempre, kain muna tayo. In order ko ay noodle soup with chicken. Tapos, inano namin, tinranslate namin na wag lagyan yung sa akin ng gulay. Na weirdan yata sa akin. Guys, ito na yung order ko dumating na. Tignan nyo naman kung gaanong ka-plain yung sa akin. As in, plain na plain, titimplahan ko na lang. Kasi nandito naman yung kanilang mga condiments. Ayan. Siyempre, gusto ko ito paminta. Ano talaga siya? Siniserve talaga siya. Kung gusto nyo lang naman, kung ayaw nyo, di wag nyo siyang kainin, carry, katulad natin. Itaas ang kamay ng mga ayaw ng mga cilantro. At least akala ko dati ako lang yung weird. Ngayon pala marami pala tayo. Ay, tikman muna natin siya ng ganito lang, ng plain lang. Diba? Tikman na natin yung sabaw. Okay naman. Plain na plain lang talaga. Okay na din. At least mas makakain ko siya kaysa yung merong mga gulay-gulay, diba? So okay lang naman yung lasa niya. Kayo kay Enzo, ganito yung mga gusto kong noodles guys. Yung hindi rice noodles sana. Ayan, ganyan. Gusto akin kasi, rice noodles na rice noodles. Kaya wala siyang lasa. Guys, tapos na tayong kumain. And then pumunta ulit tayo dito sa may waiting area. Umorder kami ng coffee guys. So tignan nyo naman. Same na coffee to guys na binibili ko lagi. Yung coffee with condensed milk. Pero iba na naman yung presentation. Diba? Ang daming layers. Itong first layer parang gula. Tapos ito naman parang dark na coffee. And then itong third layer naman. Ito naman yung pinaka-condensed.
natin sa Enzo. Kailangan namin bumili para makapaghintay kami rito kasi 2 hours pa. And then doon paparada yung bus mamaya. So ayan, meron na rin ditong mga bagahe. Iniwan nila dyan yung bagahe nila. Tapos kumain muna sila. So tayo dito lang tayo magpapalipas ng oras. It's 1:30 PM. Nandiyan yung bus natin. Ayan, nakikita nyo yung red. Yan yung bus natin. And then, ito, lahat ng tao na nandito, yung mga foreigners, and si Enzo, na isa ring foreigner, lahat kami naghihintay na lang ng 2 PM para makasakay na tayo ng bus. Ayan, nag-edit-edita na si Enzo. Di ba naikwento ko na sa inyo na hindi na ako sanay nga or ayoko na talaga nung mahaba ang mga land travel. Kasi nga, meron akong problema. Kapag mahaba ang land travel, lalo na via bus or van, pakiramdam ko lagi kumukulo yung tiyan ko. So kaya inavoid ko na siya. So since eto nga, mag-Indochina tayo, kailangan uli nating sanayin kasi mahaba talaga yung mga magiging biyahe natin via bus para makatipid tayo. Yes, eto na, lagayan na ng gamit. Actually, hindi dito organized. Unlike yung dun sa Hanoi. Kasi nagtanong kami kung merong seat number, wala daw. So, mangyayari, lahat kami mag-uunahan kung saan uupo. Aloka. Si Enzo, nilagyan na yung gamit natin. Magkakaunahan na kasi. Oo. Diyos ko, tayo pang mga Pilipino nga, gaya nga ng sabi ko, di ba? Sanay tayong makipag-unahan. Sanay tayong makipagbaliyahan. Charot! Makasakay lang, di ba? Naalala ko na pagkatag-ulan sa Pilipinas, eh, no? Diyos ko, ang hirap sumakay. Pero nagagawa natin ang paraan. Kasi nga, Pilipino tayo. O, yan ang sinasabi namin, guys. Dahil walang seat number, unahan. Diba? Nakakot tayo mga na-experience natin, diba? Na-experience natin yung the best. And of course, yung paminsan-minsan yung mga ganito. Kasama yan sa pagta-travel. Kaya dapat prepared tayo. Ayan, ito sa Enzo. Sa Enzo na bahala sa akin. Ako for the vlog ako. Ito ba rin ulit yung sapatos or chinelas, tapos bibigyan kayo ng plastic. So, hubad na tayo. Ayan, ganun ulit siya. So, tayo na. Sorry. Ito rin chinelas natin. Then, thank you. Oh, sige, okay lang. Dito lang tayo sa unahan, guys. So, ito, tatluhan siya, guys. Ayan. Tatluhan siya, guys. Nandito kami sa may pinakaunahan. So, ito, ang kaibahan niya, tatluhan siya. Ito sa Enzo. Tapos, ako dito sa gitna. And then, may isa rito. So, wala rito yung parang double bed. Yun yung kaibahan niya. Ganun din, may provided din siya na kumot. And then, merong unan. Dun sa may papunta rito, sa Hanoi, walang unan. Kaya na maganda rito, guys. Ito, oh. Yung sandalan, pwede siyang itaas. So, pwede kang hindi nakahiga the whole time. Pwede kang nakaupo, nakaganyan. O, diba? Actually, mas ano to, mas komportable siya. In all fairness. Ay. So, pwede akong nakaganto lang. Guys, swerte, nasa akin yung aircon. Ayan, o. Pwede rin naman siya. Ah, itong isa, hindi siya pwedeng ano, patayin yung aircon. Ito kasi na, ano, nasasara-sara. Okay na naman, para malamig sa atin, di ba? Tapos yung isa, gaganon ka na kay Mel para may aircon si Mel. Pero mas gusto ko dito. Ang ganda. Nakakatawa ko. Tiyo yung paa ko. Pwede ganito upo, oh. Nakaganyan yung paa. Diba, Diyos ko, yung paalis na tayo. Pakiramdam namin, mas magiging, ano to, comfy to, in all fairness. Ayan. Tapos ito po yung view natin. Ayan, pakita natin sa kanilang view natin. Ito yung paa ko, guys. So, di ba? Tapos ayan yung magiging view natin. Kasi nga nasa unahan kami. Di ba? Kitang-kita natin ang mga views. So, guys, ito, choice natin kung hihiga pa natin. Si Enzo gusto niya kasi higang-higa. Kanina niya pag ginaganong. Sabi ko, mamaya na, mas maganda nakikita namin yung view. Di ba, guys, oh, para lang kaming manonood ng scene, nakaganito lang. Nakakunot. Tapos may unan pa. And, guys, it's only 361 pesos. Tuturo namin sa inyo mamaya sa recap kung saan namin siya na-book. Same thing yung hotel natin.
Siyempre, i-room tour agad namin kayo pagdating natin sa Hanoi. 650 pesos lang siya. So, dating natin ng Hanoi ay 8 p.m. So, bibigyan lang namin kayo ng room tour. And then, of course, isasama namin kayo. Bibigyan namin kayo ng last glimpse sa old quarter. Tapos, kain tayo. Yun lang, doon na tayo matatapos. Yun ang ilo-look forward nyo pa. Anong gusto mo kainin pag punta natin sa Hanoi? Yung banh mi. Nakakamiss yung banh mi. Actually, nakakaisang banh mi pa lang tayo, no? Oo, isa pa lang. Parang gusto ko purgahin yung sarili natin sa banh mi. Oo, kasi nakakaisang banh mi pa lang kami. And then, ito yung sinasabi namin sa inyong travel, guys. Alam niyo ba yung totoo? Meron pa kaming 3 nights sa Hanoi. Tapos, yung 3 nights na yun, hindi kami magbablog. So, yun yun. Kaya meron talaga na days na mag-edit lang kami, ganyan. And then, i-enjoy namin yung mga bagay na hindi namin masyadong na-enjoy kapag ka nagbablog. Yun yung kaibahan. Kaya gustong-gusto talaga namin mag-full-time travel / vloggers. Kasi kapag nag-travel vlog ka, tapos limited yung time mo, yes, na-enjoy namin kasi kapag ramdam namin, kasama namin kayo. Pero iba kasi yung hindi ka nagsasalita. Yung kunyari, kumakain ka, pag-serve nung pagkain, kakain ka agad. Sa Enzo lang yung may kaya nun eh. Yung kahit nagbablog, nakakakain agad. Ako kasi kapag ka nagbablog kami, tapos kumakain, hindi ako mapakali kasi gusto ko muna, may pakita muna sa inyo lahat bago kumain. So yun yung mga hindi namin nagagawa before. Ngayon imagine, meron kaming 3 nights sa Hanoi na hindi magbablog. Guys, after kalahating oras ng biyahe natin, first bus stop, ayan yun diba, sabi nga namin sa mga nakaraan, since bawal yung shoes natin sa loob, nagpo-provide siya ng slippers pag mag-CCR tayo or bababa kayo ng bus. Ayan. Si Mel, hindi na siya bumaba kasi natutulog siya. Ako lang yung mag-CCR. Hindi ako ng snaps. Pati ito guys, oh. Sa Sapa pa namin itong nakikita ni Mel. Chestnut cake, 10,000 dong guys. Isa. Ito siya yung tsura niya. Ayan. Ganda, no? Ayan. Sana masarap. Ay, ganda siya guys sa 2N. Yeah. Guys, nakita tayo. Ay, tulog na tulog pa rin si Mel. Gisingin natin siya. Ayan o. Sleeping Beauty. Bes. Jen. Hey. Bumili ako. Sige na, gumising ka na dyan. Ito yung binili ako. Ito yung nakikita na si Sapa, diba? Mukha siya masarap. Tignan natin. Ito siya o. Guys, ayun na, tulip pa lang kayo yung chestnut cake. Masarap yung sa gitna. May palaman siya, ayun na. Yung lasa ng palaman niya, guys. Kalasa din ng palaman ng donut dun sa Hanoi na food trip natin. Ayun. Sarap niya. Medyo matamis, pero hindi ganun katapos. Ang masarap din sa kanya, guys. Bagong luto siya. Diba? Sabang init, ayun. Parang palaman niya. Nakita niyo, umuusok pa, no? Sarap. Maliligaw. Sabi ko na mga kapay, maliligaw ito eh. Eh, inabang-abangan ko siya makalabas ng pinaka-building. Ano, naligaw ka, ano? Ano ka? Diyos ko, lagi naliligaw. May bayad siya, 3,000 dong, CR. Hello. Ito nagulat ako, oy, nagulat ka siya ngayon sa solo, nagbasta. Magkiyaw-kiyaw lang. Hello, naligaw ako. Sabi ko na nga, pagkabas ko pala ng CR, pabalik, naisip ko pa na kano. Sabi ko, patay, nakalimutan ko, tignan ko, ano yung nakuha ng bus. Tapos nabibish na ako, sabi ko, sana masilip ako na Enzo ko, kasi nasa unahan naman kami. Ay, naku pa na. Anyway, pakita pa sa kanila yung pagkain. Ito, favorite kanin ko. Hindi ka pa lang kami sa Vietnam na kaderaan. Pero yung favorite namin, mag-Victoria. Ano na nga, pakita mo yung ano. It's 8 p.m. guys and we are back in Hanoi. Hintay pa tayo ng bag natin. Kasi ayun na, ilalim siya. Kanya-kanyang kuha, naghihintay si Enz. Oh my gosh! Ang bilis ng biyahe, mas mabilis kami ngayon pababa.
siguro nga pababa, number one. Number two kasi, talaga naman, napakabilis talagang mag-drive ni Kuya. Kasama na dun yung bus stop, guys, ha. Nag-bus stop kami ng mga 40 minutes, isang 10 minutes at isang 30 minutes. And then, nakarating pa rin kami ng 8 p.m. Kanya-kanyang kuha ng bagelya. Guys, ginugan na natin yung hotel natin. Based sa kanya, 8 minutes walk yung gagawin natin. Yes, and this time, yung hotel natin, nandoon tayo mismo sa ganap. As in, nandoon tayo sa old quarter. And then, mga 2 minutes away lang tayo sa Myber Street. Ganun siya. Para makita nyo siya for the last time sa amin. Bigyan namin kayo ng glimpse ulit ng old quarter at saka ng Beer Street. So, hanapin lang natin yung hotel natin. And then, syempre, room tour tayo. Hindi na daw namin alam na eso kung saan kami dada, nagkahiwalay. Guys, here's our hotel for tonight. Here's Hanoi Little Hotel. And as I end, so, to check in na tayo. And it's worth 650 pesos a night. So guys, ang ginawa din namin dito, pay at the hotel, yun din yung kinuha naming option. And then, ito nga yung maganda kapag mahabaan. For example, itong hotel namin tonight, binook lang namin siya kaninang umaga. Tapos one night lang. So bukas, maghanap ulit kami ng hotel or mamayang gabi ng mas mura pa. Kasi magising na kami dito na Enzo nga ng two nights pa. And then, ano na kami? Pahinga! Hihihi! Yun talaga yung looking forward namin. Yung after nung rat-rat ng vlogs at saka nung travel, may time na pahinga. Para siya, ano, it's our me time. Yes, yun yun. Yun yung nakakatuwa. Nakaka-excite yung ganun, no? Oo. And nasa first leg pa lang tayo, imagine, meron pa tayong tatlo pang bansa na pupuntahan. Come on! So guys, binigyan sa Enzo ng water. Eh nakita, may dala kaming malaking water. So isa lang binigay. Sa Enzo talaga, sabi niya talaga, can I ask one more? Humingi pa ng isa. So third floor tayo, guys. Tara na. Akyat ulit tayo. At least ngayon, third floor lang. Hindi tayo sa fourth floor. Ay, taray ng ilaw. Automatic, bumubukas. May sensor. Ayan. I-ready nyo na ang sarili ninyo. Kapag ang mga hostel, dito sa Hanoi, at actually kahit sa Sapa, o basta Vietnam, pagka-hostel, wala talagang lift. Nandito na tayo guys, sa third floor, na yung third floor, sabi ni Enzo, ay para ding fourth floor. Ang tataas kasi talaga ng floors nila. So ito na, let's go. Mag-room tour agad tayo. Hey guys, oh, nandito yung router. So meaning, malakas siguro ang signal dito. Ano yun? Napapawaw ka na kaagad. 650 room, napapawaw na si Enzo. So tara, let's. So guys, nakita nyo naman na kanina pa yung bed namin pagpasok pa lang. So hindi na namin kayo susurprise. Sino kagad yung bed natin? Actually, para lang naman siyang queen size bed. Pero comfortable siya. And then may dalawang pillows here. And then dito may pa-window. Ito yung dalawang towels natin. At syempre, may TV rito. Mamaya, tignan natin yung smart TV. Guys, kahit hostel dito, tsaka guest house, merong ano talaga, smart TV. Panoorin natin yung sarili nating vlog. And then, tara. Ito yung aming toilet. Ako na magpapakita sa inyo, so, guys. Ito na yung ating toilet. Hello! Meron dito yung toiletries. And then, of course, ang ganda rin ng pinaka-toilet bowl nila. Ayan, o. Oh. And then, ito yung switch ng light. And then, ito yung sa hot water kapag kagagamitin nyo na. Ayun nga lang, guys. Pakiramdam lang namin. As in, parang ano lang talaga siya. Pang-couple. Kasi ito na mismo yung CR. Or ito na yung toilet. Tapos ito yung bed. As in, ganyan. So, kitang-kita ka talaga dyan. I mean, yung shadow mo, makikita. Ay, tawag doon, silhouette. So, pakiramdam ko pang-couple or pang-solo traveler to. Special guest sa Enzo. Diba? Kung pang-solo traveler, okay na rin to. For 650 pesos. Pero yun nga, nakita ko kasi kanina, naging 850 na. O, ikaw na tumuloy. Sige na, punta ka na doon. So, guys, ako na. Take over natin kagad kay Mel. So, dito banda, dito yung cabinet nila. Ah, may comforter dito, guys. So, para pag nilamig tayo mamaya. Tapos, nandito yung ano nila, blower nila. Tapos, nandito yung mini fridge. Lagyan na kagad natin yung mga water natin na hihingi na kichi-oy. Para mamaya pag lumabas sa amin, meron na kagad tayong malamig na water. O, diba? Ang dami natin tubig. Tatlo kagad, guys. Okay? Tapos, ang maganda nga pala dito, guys, ito. Meron siyang sariling veranda.
Ang ano lang, may laban tayong buksan kasi nga tumatama dito. Ito muna ang unahin natin. Tapos, ito kagad. Yung bandang kaliwa. Diba? Ang ganda, no? Kaso nga lang, ang ano dito, this time, wala tayong makikita ang view kasi madilim na kagad sa latpas. Yes! Pero if ever may view dito, kahit pa paano, maganda pa rin, Susana. Oh. Ayan. Actually, nandito kasi tayo sa may parang medyo loob na street. Pero ipapakita pa rin namin sa inyo na malapit pa rin tayo. Eto guys. Oh. Ito yung pinaka main street. Itong main street na to, kapag nilabas natin to mamaya, papunta na tayo ng Old Quarter and then ng Beer Street. Ayan yun. Diyos ko, wala pa yung 1 minute walk guys. So guys, pasok na tayo. Ang mapapansin mo dito guys, pagpasok mo sa room natin, yung AC kasi malamig. Mapapansin mo malamig kasi super init talaga sa labas, guys. So guys, ito na yung ating hotel for tonight and it's only 650 pesos lang. Kung napanood nyo yung una nating vlog, yung upon arrival dito sa Hanoi, yung hotel natin, ano yung pangalan nun? Hidden Guest House Hanoi. Yes, and then magkano siya? 800 pesos! Yes, so mas mura to guys. And then promise ha, para sa amin, parang mas maganda to. Mas maganda to. Mas bago siya. Mas nagustuhan ko to. Oo, mas bago, mas modern kasi siya. Pero ganun din naman, tumagaktak din ng very light yung palace namin. Kasi ang taas, yung third floor nito, parang fourth floor naman nun. Pero yung room itself, mas bago siyang tignan. Yung toilet, mas bago siyang tignan. Ayun nga lang, talagang pang-couple lang talaga siya kasi makikita talaga yung silhouette niyo eh. So ayan, it's only 650 pesos, nabook namin siya sa Agoda. Wala siya sa Klook. So ayan ha, mas makakatipid kayo sa Agoda kasi it's only 650 pesos lang. Pero yun nga, hindi ko na rin maintindihan. Binook namin on the spot kaninang umaga, 650. Nung nakita na namin yung hotel, I mean yung location, sabi ko, ay dito lang tayo, mag-extend na lang tayo dito ng another 2 nights kasi may 2 nights pa kami dito. And then, wale, naging 850. Oo. Kung kailan kinabukas, ba, hindi, tatry namin bukas ulit ng umaga. Baka ganun kapag on the spot kaysa wala nga namang walang naka-stay. Eh, bigay na ng mas mura. So, bukas ulit ng umaga, titignan namin. Kasi 8:50 eh. So, ito na yung room natin. And then, from Sapa to Hanoi, ang sinakyan namin ay sleeper bus again. Yung ngayon, mas maganda siya. Mas ano siya, mas comfy. Tatluhan siya. And then, it's only 366 pesos. Dito namin siya binook sa 12 Go. Hindi namin alam guys kung ano ba sila, kung 12 Go or 1 to Go. So basta ayan na yon. Sa 12 Go, nabook lang namin siya ng 366 pesos. And then ang bilis niya, 6 hours, then dito na talaga kami kaagad sa Hanoi. So guys, ngayon naman, lalabas tayo, samahan nyo kami, punta tayo ng Hanoi Old Quarter. Yes! Kasi na-miss na uli namin kumain ng banh mi! Ay, oo! Oh, isang beses lang tayo nag-banh mi dito. Magbabanh mi uli tayo. Tsaka nga pala, yung hinahanap ko kasi yung merong liver spread. Tignan natin kung makakita tayo ng merong liver spread. And then, of course, bibigyan nga namin kayo ng last glimpse doon sa may Beer Street para magbababay na rin tayo. Nakapagbabay na tayo kanina sa Sapa. And then, ngayon, bibigyan rin namin kayo ng chance makapagbabay sa may Anoy! Saan ang galing yung Anoy? yung Hanoi Old Quarter and then sa may Beer Street. So tara, let's! Guys, ito na yung ating hostel and then tara, labas na tayo. Pupunta na tayo ng Old Quarter. Actually, sa Old Quarter naman na tayo. Pero sa may pinaka main road and then sa Beer Street. So, diba? Ang lapit niya lang, guys. Diyos ko, wala pa tong 1 minute walk. Eto, yung mga nasa loob-loob na mga hostels, mas mura-mura yan, guys. For sure. Yung sa amin nga, nagre-range lang siya ng 650 to 850 pesos a night. Eto lang kagad yung main road, guys. Oh. Ganun lang siya, kalapit. Wala pang 1 minute. And then, guys, bumuhos nga pala ang ulan. Mga 30 minutes bumuhos ang napakalakas na ulan. Kaya hindi kagad kami nakalabas. At basa ang kalsada. Ito na ang ganap, guys! Ayan, oh, ang dami pa ring tao. Umulan pa yan, guys, ha? Partida na. O, diba? Ang dami pa rin talaga. Hi! Oh, ganyang karami at ganyang kabuhay ang Beer Street at Old Quarter. Lalo na kapag weekends. Ayan. Hi! Para let's! Diba? Maghahanap tayo ng banh mi. Hi!
Sin Chow. Oo, oh, ban me na tayo, no? Witchell na tayong budget. Hi! Hello! Hello! Oh, ayan, di ba? Hello! Okay. Balagot siya, okay. Thank you, no, thank you. Thank you. Ayan. Like sa inyo, guys, dito pag-aagawan kayo, maniwala kayo sa amin. Mapifeel nyo dito na importante-importante kayo. O kaya, sa mga katulad natin na gustong ma-experience ang pag-agawan, anong gagawin? Pumunta na dito. Pumunta na kayo dito. Maghanoy na kayo. Tapos ano, doon kayo pumunta sa gitna. Sa gitna-gitna agad. O, gitna ka agad. Para ano, agawan agad. Guys, eto na yon. Dito yung pinag-agawan tayo. Dito. Tapos dito tayo nagsangyup. And then dito tayo galing. Ito pala ang system nga pala, guys, para lang alam ninyo. Kapag nga pala pagdating ng mga 9:30 or 10, wala na, sasakupin na nila halos yung daan para wala na makadaan ng mga sasakyan. Wala nang dadaan ng mga kotse or mga rickshaw or motor. Hindi, motor pwede pa rin. So, sabay-sabay na tayo, guys. Bibigyan na namin kayo ng chance para magpaalam sa Beer Street for now. In 1, 2, 3. Bye, Beer Street! Ayan! Guys, ban me na ulit tayo. Mas mura dito, guys. Oh. Ito, pakita ko sa inyo. Ito yung kinain natin last time na 40 BND dun sa labas. Dito, 25 lang. Ayan yun, oh, with roasted pork. Barbecue yan. Guys, lulutuin na yung ban me natin. Ayan. And then, ito yung mga choices, guys. Oh. Ayan. Ito yung mga palaman. So, sabi ko naman sa inyo, yung banh mi nila, naiiba yung lasa, depende sa kung ano yung palaman na gusto ninyo. Guys, ito na yung banh mi natin. Ito yung sa akin. Yung sa akin, pork siya. At hindi lang basta-basta pork, guys, ha. Meron siyang eggs. Ayan, oh. Meron siyang scrambled eggs. Ang maganda dito, guys, lahat ng pantimpla nandito. Pantimpla? Ano yung tawag dito? Sauce! Sauces! Ayan. Kung gusto pa, maglagay pa kayo rito ng toyo. Pwede din. So, depende. So, tara na. Tignan na tayo. Ito, ito sa kagatan. Pero, actually, yung tinapay kasi talaga nila. Ang sarap eh. Promise, kahit saan kang bumili. Pakiramdam ko kasi parang, hindi ko alam ha, baka isa lang din yung supplier nila ng tinapay. Yung palaman lang talaga na iba yung lasa. Lagyan natin ng sauce, ng hot sauce. Tumuloy yung ulan, guys. Ayan. Ang lakas na naman ang ulan. Pero ang daming tao. Kung makikita nyo yung mga restaurant, sa paligid namin, daming tao. Ano sa'yo sa'yo? Sarap. Grabe, guys, no? Ang maganda sa bani, sabang laki niya. Nakakabusog talaga siya. Exactly. Hindi mo kailangan mag-rice dito sa Vietnam. Mag-bani ka ng mag-bani. Ang maganda dito, guys. Meron siyang ano, parang liver spread doon, no? Ay, oo. Ay, no? Yan pala yung hinahanap ko last time. Yeah, no. Kasi walang lasang liver spread. Ang sarap-sarap ng lasa niya, guys. Lagad siya na another flavor yung liver spread. Ganda. Ganda tingnan, guys, no? And masarap. Yun nga pala, yung liver spread pala yung hinahanap ko last time. Kasi usually talaga dapat hinahanap ko ng liver spread. Yung una namin kaya ng banh mi nung arrival namin, wala yun. So guys, just in case lang magagawi kayo rito, ito yung pangalan nung kinainan naming banh mi. Nandito lang yan sa pinakabungad. Ito yung daan kapag kagaling kayo ng One Kem Lake. And then ito yung katapat niya para lang meron lang kayong landmark. Ang katapat niya ay itong Kafa Cafe. Ayan. Yan, so pabalik na ulit tayo sa accommodation. Grabe, ang ganda ng ilaw. Oh. So ayan, naputol na naman daw tayo. Pabalik na tayo ng accommodation natin. Biglang tumigil na naman yung ulan. So ito yung vibe dito sa Hanoi kahit umuulan. Pero ngayon nga ay Sunday, kaya mas maraming tao, mas maraming ganap. Napakahaba na naman ang naging araw natin for today. Pero at least, di ba, from Sapa to Hanoi, naisama namin kayo. And yes, ang saya. So ayan, so maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin.
Ito na yung two nights na paparating. Ito na yung ano namin, me time. Ayan. So para makapagpahinga ng kaunti and recharge. Para sa susunod na bansa na pupuntahan natin. Yes, bansa. Kasi nga, di ba, mag-ano nga tayo eh. Indochina. So nakaka-country one pa lang tayo. Apat na bansa yung pupuntahan natin. Meron pa tayong tatlo. So ito na yung last vlog natin dito sa Vietnam. Pero sige, pagbigyan natin yung mga humihingi ng itinerary and then budget. Yung expenses, yung budget ng Hanoi and Sapa. Ayan yung susunod nating video, gagawa natin yan. So maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin sa Hanoi and Sapa, Vietnam. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod nating country. Bye everyone!